Yan ang magandang araw sa ating lahat mga ka-business ko minamahal. Ano po mga ka-business? Happy New Year! Ayan ang malapit na New Year mga ka-business! Yun oh! Excited na tayo ano kayo mga magiging ganap sa susunod na taon sa mga buhay-buhay natin mga ka-business ko minamahal. So yun ano, tuloy-tuloy lang tayo sa mga pagsubok sa buhay, tuloy-tuloy lang ang laban. Bira lang tayo ng bira. So yung mga ka-business, yung issue natin sa araw na ito mga ka-business, yan sinamaan tayo ni Papa Deans. Opo, pero kabit mo muna yung seatbelt mo boss, tumunog yung kotse. Aga no? Tutunog to hanggang mamaya. Kihawak. Yun. Right. Commercial lang po mga ka-business. Commercial only. Kasi tutunog tong kotse pagka di nakakabit mo yung seatbelt. Yan. Galing alam. Yan. Para safe tayo, diba? Yun. Ayan po mga ka-business, ayun nga po ano, for today's mission actually maggagabi na eh. Opo. No? Maghapon kasi tayong, ayun medyo nga pala, medyo may malungkot na balita mga ka-business. Actually ano lang, tawag na ito, ayun nga, hindi ko alam paano ako magsisimula eh, paano ko sasabihin. Kasi naghantay kami ng buong maghapon, simula kagabi. Hindi, si Papaya po kasi mga ka-business, saka si Bong hindi pa umuwi hanggang ngayon. So ngayon, kinokontak namin, hindi makontak yung ano, yung kanyang cellphone. Tapos yung misis niya, nag-message na rin, syempre nag-aalala rin yun. Yun, si Papa din, saan pa sabi Paps? Yun nga, inaanap po niya sa akin si Bay, si Papaya po ano. Eh sabi ko wala po dito sa bahay. Sabi niya hindi rin daw niya po makontak mga ka-business. Yun. Pati yung pinsan daw po niya hindi na rin daw niya makontak. Tinatawagan. Tama nga yung ano. Tinatawagan daw po eh out ka, I cannot be reached. Oh. Ano? Eh ay, Mrs. Ka-business nandito po pala. Opo, hello. Hello po mga kapapi. Ay, kapapi, kapapa din. Ano ba 'to, ka-business? Ayun. Oh, vlog ko 'to, ka-business ito. So ayun po ano, kahapon po kasi nagpaalam si Papaya. Opo. Hindi po ba napanood niyo yung upload natin doon sa sahod? Opo. So na gawa natin yung video na yon ng gabi. Mm-hmm. Tapos kinabukasan ayun na, hindi na kami nagkita, maaga umalis. Nagpaalam daw kay Mrs. Ka-business, tulog pa ako. Ang sabi daw ay magpapadala ng pera sa Palawan. So, syempre, masaya tayo dahil magpapadala ng pera sa mag-ina niya. Panggastos o sa pamilya niya. Mm-hmm. Ngayon, mga ka-business, lumipas yung maghapon kahapon, wala, hindi siya umuwi. Tapos kinukontak namin, sinisikap namin makontak yung cellphone, hindi rin makontak. Tapos naman ngayong araw na to, maghapon din wala rin. So dapat marami tayong mission ngayon. Hindi tayo nakaalis kasi nga inantay natin siya. Syempre kasama natin mga ka-business. Yun sana wag naman sana no. Wag naman sanang yung bang yung kagaya nung nakaraan na napasubo sa inuman. Ano po mga ka-business? Kasi ano eh, hindi naman natin sa pinangingialaman natin yung ganung klaseng ano niya. Bye! Okay, okay. Okay, tama si Papaya. Tama sa papa niya. Papa niya? Pupunta daw siya? Oo. Kailan? Kapon. Kapon? Hindi, paalam. Sige. Ayan mga ka-business, kapwa nagtitinda ni Papaya po ng saging yun. Dati. Opo, bali ano kasi, nung bumili po kami ng gamot, nung ano, nag-vlog kami nung kumain kami kasi inimpatcho po ako eh. Ayun, bumili kami ng gamot sa tindahan. Dumating yung mga kaibigan niyang mga nagsasaging po, ano? Eh mga nakainom na rin po. Ayun, yakap-yakap si Bay, ganun. Tapos syempre, nag-abot din po si Bay ng kanyang ano, blessings. Pero ewan ko po kung ano nangyari. Tapos sabi po nung vendor na 'yon, ano daw po? Umuwi daw po sa papa niya. Saan po ba papa ni? Alam ko na sa Paranaque. Paranaque? Hindi mo lang siya nagpaalam. Yun nga po. Sabi. Yun nga po ano, yun yung ano natin, hindi siya nag-text man lang, nag-message so sa Messenger. May communication naman sa Messenger or sa text, ano. Wala. So
makakapag-alala, sana wag naman sana na may nangyaring di maganda, ano po, or tawag nito yung kagaya nga nung dati na sobrang napasubo sa inuman na paggastos ng malaki. Wag naman sana, kasi mga kabisnes, hindi naman sa pinangingialaman natin yung sahod niya, no? Pera niya yun, karapatan niya naman yung kung saan niya dapat gamitin yun. Kaya lang, ang concern lang natin, syempre, huwag masayang, kasi ang hirap kitain ng pera. Sobrang hirap, di ba mga kabisnes? Yung iba nga, walang pinagkakakitaan. So, yun lang naman ang main concern natin. Tsaka yung pagpapaalam. Opo, nagpaalam po. Sana na, ate, punta mo na ako dun sa papa ko. Kasi dalawang araw na po eh. Dalawang araw na, tsaka dalawang gabi na. Opo, tsaka papayagan naman po siya kung magpapaalam. Ang mahalaga lang po, alam namin. Eh, kaso, wala po. Right? Eh, sila, ano, traffic. So, yun nga po, no, tawag nito, tama yung sinabi ni Papa Dins. Mahalaga, syempre, yung pagpapaalam. Kasi, syempre, nasa puder namin siya. Kung ano't ano man ang mangyari, cargo natin. Di po ba, mga kabisnes? Opo. So, ayun lang naman. Tsaka, bilang respeto, sana. Paalam, kuya, pupunta muna ako sa ganito, kahit text man lang, para at least alam namin. Kasi kagabi, doon ako natulog sa baba. Hindi ako halos nakatulog, syempre. Kasi alam naman natin sitwasyon ng bahay, wala pa mga pinto, bukas pa lahat halos. So, doon ako natulog sa tinutulugan niya, para at least alam ko yung nangyayari sa paligid. Ayun, ano, sana maging ano lang sana bumalik si Bay, tapos maging maayos lang ang lahat, walang nangyari hindi maganda sa kanya. Tapos yung pera niya, sana naingatan niya, kasi yun nga, hindi madaling kitain ng pera, sobrang hirap, no? Nakikita niyo naman ginagawa nating sakripisyo araw-araw sa mga pagmimisyon. Wala namang masama sa pag-good time, basta ilagay sa lugar tapos may tamang budget. Yan lang naman. Drink responsibly, drink moderately. Yeah. Kasi pagka nalulungkot dyan, kakainin ka rin yan. Yeah. Kakainin ka yung sistema. Parang droga din po yan na ano, kakainin ka ng ano, buhay. Diba? Tapos ayun po mga kabisnes, pasensya na ho ha. Ito eh, hindi naman po pwedeng hindi namin ito i-vlog, kasi hindi natin alam yung mga susunod na mangyayari, di po ba mga kabisnes? So sa ganitong paraan, sa pagbablog natin, at least na-inform po kayo kung ano yung nangyayari sa amin dito sa bahay, at kung ano yung mga mangyayari sa darating, at least meron tayong basihan, ano po? Apo. Meron tayong ika nga eh, may dahilan. Hindi natin alam eh. Hindi natin alam. Hindi natin hawak yung mga mangyayari sa darating na panahon. So, ayun, ano, sa atin lang, pagtulong, i-motivate yung mga taong nandyan sa atin na maging maayos ang kanilang pagdadala sa buhay. So, isa pa, si Bong, hanggang ngayon, di pa rin bumabalik mga kabisnes. Kaya eto, habang magmi-mission tayo, titingin-tingin tayo rito sa paligid, baka sakali na makita natin si Bong. Kasi nga, isi-celebrate natin yung kanyang 1 million views. Ano po? Tsaka syempre, maraming mga regalo. Para kay Kuya Bong. Para kay Bong, maraming ano, na tawag nito yung bang sorpresa. Ayun, ano? So mukhang tayo ang nasusorpresa ngayon mga kabisnes. Pero hindi naman tayo, ano, no? Hindi naman tayo negatibo. Kumbaga, tinatanggap lang natin kung ano yung nangyayari. Ganun, ano? Inihahayag lang namin kung ano yung sitwasyon ngayon. So, yun. Hanap-hanap tayo rito. Si Papa din, sinumahan tayo. Si Kuya Rowell naman po ay nagpaalam. Si Kuya Rowell. Si... Gusto sa Bulacan. Si Ruel naman po, yun, oh, tama, buti na banggit ni Mrs. Kabisnes. Si Ruel, nagpaalam yun na pupunta raw sa Bulacan. Kasama po si Jassy para madalaw po yung mga kapatid ni Jassy. Oo. At least yun, nagpapaalam. So, ayun. Yun ang banggit ni Ruel. Apo. Ang
problema naman kay Ruel. Ano ba yan? Bakit? Nag-chat sa akin yung misis niya. Ano ba? Nag-chat ka akin kagabi. Nagagalit. Eh, medyo hindi mo nagagalit. Pero nag-o-open na... Ayun nga. Parang... Hindi yata tumuloy si Ruel doon. Ano? Ah! Hindi ko pa alam. Kasi sobrang antok na rin ako. Mag-aalauna na po yata ng madaling araw yon. Kaya hindi ko na rin halos. Ilang beses ko pa nga yun. Sabi ko, Kuya Ruel ha. Sabi na misis mo, pumunta ka doon sa Bulacan, yung mga anak mo doon. Oo. Hindi ba sabi nga niya, maaga-maaga sila alis? Oo. Si Jassy? Pagka halimbawang ano, mga kabisnes, siguro ano, magkakaroon tayo ng konting pagbabago sa ating format, no? Nung ganitong sistema. Kasi syempre, wala naman tayong ibang layunin kundi tumulong, makatulong. Kaya minsan kasi pagka halimbawang masakit kasi yung parang nababastos ka. Yan ang ano eh, mahirap. Nakabuso ba? Oo, nakabuso. Konting respeto lang ang iniini natin. Yung tungkol kay Ruel naman, hindi pa natin alam yun ano. Huwag muna tayo mag-judge. Pero yung kay Papaya at saka kay Bong, so yun na yung ano, yun na yung talagang nangyari, ano? Opo. Tapos lumalabas kasi parang si Ruel, sinabi niya pupuntang Bulacan pero hindi pumunta. Opo. Iaano yung mga bata. Sabi niya ay sumahod din yun, no. Hindi ko lang alam, hindi pa natin alam. Malalaman niyo po sa susunod nating upload, mga kabisnes. So yun, pansamantala po mga kabisnes, hahanapin natin si Bong na rin ngayon ano. Magtitingin-tingin tayo rito, magtatanong-tanong tayo rito. Siguro ang bagsak natin kila Ramil, dun sa kaibigan niya. Tingnan natin. Tapos yung tungkol dun sa binabanggit ko po kanina mga kabisnes na maaaring magkaroon ng pagbabago. Malalaman nyo rin po yun mga kabisnes, ang pakisuyo lang namin sa inyo. Alam ko naman yung mga solid kabisnes natin dyan, inilalagay nyo rin yung sarili nyo sa amin. Ano po, alam kong naiintindihan nyo kami. Magkakaroon ng konting pagbabago, pero hindi tayo ano, hindi tayo titigil sa pagtulong. Tulong pa rin tayo sa mga kababayan natin. Siguro ano lang natin, pag-aralan natin mabuti na hindi mangyari yung mga ganitong sitwasyon. Ano po mga kabisnes, maiiwas ba yung maiiwas tayo sa mga ganitong sitwasyon? Kasi mahirap mga kabisnes yung meron kang mga tao sa puder mo na yun nga, ubos lakas, ubos ano yung suporta yung ginagawa natin para sa kapakanan nila. Tapos ay ganyang hindi natin alam kung nasaan, umaalis, hindi nagbabaliwala tayo. Oh, yung hindi nagpapaalam, sabi nga ni Mrs. Kabisnes parang nababaliwala. Mamaya kasi may mangyaring di maganda, cargo natin 'yon mga kabisnes. Cargo. Oh, siyempre may mga pamilya din 'yan. Ganyan, misis ni Papaya. Pai Papaya sa amin ng kumukontak. Hindi namin alam kung ano sasabihin. Eh, papunta pa naman yun, paluwas pa naman ngayon dito sa Maynila yun. Medyo ano lang tayo ngayon. Ilang araw na lang, mag-new year. Tapos ilang araw na lang, susunduin na yung mag-ina ni Papaya. Ilang araw na lang po yun. Hindi ko, lubos lang din maisip, ba't ganun ano? Ano kaya nangyari itong bayboy? Baka ano niyan, umurong pa yung misis niya. Kaya nga. Baka umayaw pa yun pagka ganyan ang ano, system. Hindi lang makakausap ko siya ng personally. Sabi niya hindi na siya uulit na... Yun nga sabi niya eh. Paglilinaw lang po no, mga kabisnes, hindi natin sila pinakikialaman kung saan nila dadalhin yung pera na ibinibigay natin, sahod nila yon, pinaghirapan nila yon, may karapatan sila kung saan dalhin yun. Ang sa amin lang, ipaalam kung saan sila pupunta. Oo, magpaalam lang. Paalam po. Paalam din lang naman. Paalam lang. Na kung anong araw sila babalik, saan sila pupunta. Yung totoo po, yung ilang totoo. Po, yung amin, respeto lang din na
magpaalam at alam, ipaalam lang kung kailan sila babalik. Yung hindi kami nag-aalala kung asa na ba sila. Tsaka ayun nga eh, no? Baka akala siguro nila nagbibidyo-bidyo lang tayo nung ginagawa natin ganitong pagbablog. Baka akala siguro nila hindi tayo ganun kaseryoso dito sa ginagawa natin, mga pagtulong sa pag-motivate sa kanila. Para hindi, sa kanila lahat yun. Oo, ito totoo ito eh. Kumbaga seryosong seryoso ang Family Ka Business about doon sa pagtulong sa kanila. Off-cam kinakausap ko sila. Oo, off-cam, ganun. Ganun yan mga ka-business. Usap, niyayakap, pinalalakasan loob. Napayuhan. Para maging ano, maging handa sila pagdating ng araw. Kasi hindi naman po pwedeng ano eh, hindi naman talaga po pwedeng habang buhay nasa puder natin sila, no? Siyempre, preparation lang yung sa atin. Kumbaga habang nandyan sila sa bahay, tinitrain natin sila, nakikita nila kung paano yung pagdadala ng buhay, pagkakumita ng pera, saan dapat inilalaan, ano ang unang dapat una, anong bagay ang dapat unahin, ano, ano yung mas mahalaga na dapat pagkagastusan. Opo. Ayun. So siguro ano mga ka-business, ano, tawag na ito, sa susunod o itong pagkatapos ng taon na to, yun nga binanggit ko, magbabago tayo ng sistema. Pero pagtulong pa rin. Opo. Tuloy-tuloy lang sa pagtulong. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagtulong. Pakiabangan nyo na lang po kung ano yun at kung paano yun mga ka-business. Kailangan din natin kasing wag natin, kumbaga, wag natin mailagay yung sarili natin sa ano eh, makompromiso ba pagka may nangyaring di maganda. Kagaya yan, si Ruel, syempre alam ng asawa niya nasa atin. Mm-hmm. Tapos nagpaalam na pupunta ron. So syempre yun din ang binanggit namin. Tapos ngayon siguro nag-check doon sa pamilya niya sa Bulacan, wala doon. So di ba kami yung nasasangkalan. Opo. Tapos ngayon naman siyempre sabi nga nung misis ni Ruel, kayo ang kasama niya, sabi niya eh. Sabi niya ganun. Ba't ganun po? Sabi niya ganun. Kumbaga parang sa amin yung bagsak nung ano, bagsak nung CC. Ngayon si Bay Papaya naman, ganun din yung misis niya, nagme-message. Hindi rin namin alam kung anong isasagot. Ngayon naman yung kay Bong, naiintindihan natin kasi alam naman natin kung ano sitwasyon ni Bong, 'di ba? Pero magkaiba kasi si Ruel, si Bay at saka yung si Bong, iba silang dalawa. Iba yung estado nila, ano po, mga ka-business. So, text nung asawa ni Papaya. Nag-text? Opo. Yun na nga po eh. Di ko din makontakt. Di ko na alam ano nangyayari dun. Ako na. Ito po yung text nung misis niya. Yun na nga po eh. Di ko din makontakt. Di ko na alam ano nangyayari dun. Yung pinsan niya na kasamahan niya dati, di rin ako nire-replyan sa chat. Wala ako ibang contact doon sa mga dati niyang kasama para tanungin kung andun sa kanila. Di po ba dating, di ba pwede, di po ba pwedeng mapuntahan nyo siya doon sa dati niyang amo? Sobra na po ako nag-aalala kasi eh, yun. So mamaya siguro pag-uwi, daanan natin. Ano po natin? Oh, daanan natin mamaya. Subukan natin. Eh syempre yung dating amo noon, 'di ba mga ka-business, doon sa mga dati pa lang, mayroon din kaming naging usapin noon. Dahil sa pag-rescue natin sa kanya, sa pagkuha natin, tinubos kasi natin 'yon, si Bay Papaya doon. Nagbayad tayo roon dahil may utang siya kaya hindi siya makaalis. Binayaran natin yon, yung utang niya, kaya syempre di rin tayo, di ba, alam niyo yon. Kumbaga bakit sa, baka mamaya matanong tayo, bakit sa amin nyo hinahanap, di ba, nasa inyo na yon, di ba, kinuha nyo na yon, tinubos nyo na yon. So, syempre may mga ganong aspect na kailangan ding i-considera. So yung mga ka-business, abangan nyo po yung mga ano, ipapaalam din po namin sa inyo talaga kaagad, ano, yung mga magiging pagbabago. Eh na pansamantala mga ka-business, samahan nyo po muna kami.
puntahan natin si Crisanto. Si Crisanto, ayun. Samahan nyo kami mga ka-business. Pasyala natin si Crisanto, magpapaabot tayo ng blessing. Iyon. So, hanggang dito na lang muna mga ka-business. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Another day. Marami tayong mimisyonin ngayon kahit gabi na. Crisanto, si... Tingnan natin kung hanggang saan tayo aabot. Kay ano, sila Macario. Yan, sila Kambal. Si... Kuya Puto. Ayun, si Kuya Puto. Oh. Ayun mga ka-business, pakisamahan nyo lang kami. Salamat po sa walang sawang suporta. Thank you, mga ka-business, mga kapapi.